Team nga ng Lakers mga idol mukhang makukumpleto na rin sa wakas sa mga magdadaang linggo. At ang posibleng unang bumalik mula sa kanilang injury list ay si LeBron James mga idol. Sabi niya neto ni Adrian Wojnarowski na meron niya doon na bubuhay na pag-asa na itong si LeBron James ay maaring bumalik against nga sa team ng Boston Celtics sa laro nila sa Friday or Sabado ito sa atin. At matapos nga yan syempre ng kanyang abdominal injury na nag-sideline nga sa kanya for 2 weeks. At iyan nga din mga idol ang balita ng isang Lakers reporter ng Lakers daw ay tina-target na itong si LeBron ay bumalik sa kanilang 5-game road trip na mag-uumpisa nga bukas laban sa team ng Milwaukee. So ito nga mga idol, baka sa Sabado makita na natin si LeBron na bumalik sa Lakers. At syempre matutuwa nga dyan ang mga Lakers fans. Pero hindi nga dyan natatapos mga idol dahil itong si Trevor Ariza na originally out for 6 to 8 weeks ay ngayon mga idol ay pang 7th week niya na from his injury. Kaya nga't baka nga't nalalapit na rin ang kanyang pagbalik. Isang 3-and-D player na naman ang madadagdag sa Lakers at siguradong malaki ang kanyang tulong. Pero sa ngayon wala pa tayong konkretong balita or update mula sa coach ng Lakers o sa organisasyon nila kung kailan talaga ang balik ni Ariza. Pero for now, alam natin na malapit na lang matapos yung injury duration neto ni Ariza. At patungkol naman sa kanilang point guard na si Kendrick na mga idol, sinabi nga nila na kinakailangan niya pa ng extra 2 to 3 weeks para ipahinga ang kanyang injury sa tuhod. At matapos niya na i-re-evaluate nga siya kung pwede na siyang bumalik. So si Kendrick na mga idol ay medyo matagal-tagal pa nga bago siya bumalik at maglaro para sa kanyang bagong team na Lakers. So yan nga mga idol ang ating update about sa mga injured player ng Lakers. Mukhang nalalapit na talaga silang makumpleto at makikita na rin natin ang kanilang totoong potensyal as a team. Pero anyways mga idol, next update tayo. Golden State Warriors bumawi nga against sa team ng Brooklyn Nets patapos yan ang kanilang disappointing loss against sa Charlotte Hornets. And of course, sino pa ba ang manguna sa kanila kung hindi edong si Stephen Curry. Meron nga siyang 9 three-pointers na naman sa labang ito. Nagtotal siya ng 37 points and 63% sa kanyang field goal percentage. Sumunod naman sa kanya si Wiggins with 19 points at itong si Jordan Poole ay may 17 points. At para naman sa mga superstar na itong team ng Brooklyn Nets, si James Harden ay may 24 points at si Kevin Durant ay maalat sa laban na ito with 19 points at 6 out of 19 ang kanyang field goal, 31% lamang. Nanalo ang Golden State mga idol by a landslide 117-99 at simula ng third quarter ay doon na sila lumayo dito sa team ng Brooklyn at wala nang nagawa doon hanggang sa matapos ang laban, napakalaki ng kanilang kalamangan. So ngayon nga mga idol, ang Golden State ngayon ay number 1 pa rin sa NBA with 12-2 record. So yun nga muna mga idol para sa ating balitang NBA ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!